Ito mga bro, yung gagawin natin ngayon, bali CRT TV na naman, sharp na balyo, 21 inches. Ayan, bali natanggal pa yung mga pindutan doon sa channel. Siguro ginagamitan na lang to ng remote. Pinag-in ko na kanina, may indicator light naman sa, ayan siya. Nakikita ba sa screen? Oh, nakikita naman yung ano niya. Ayan, takap. Pero kahit na sumkitin na lang natin, ayan o, wala tayong mararamdaman na nag-oscillate. Eto mga bro, medyo malinis pa itong board nito. Mukhang ano to? Mukhang kailan lang to pinagawa kasi may mga ano, marami na ding bakas ng hinang dito. Hindi naman na nakakapagtaka dahil medyo luma na din tong model na ito. Kaya hindi na nakakapagtaka na pinagawa na din. Kasi kung matagal to na-stack is puro agaw sana yung loob nito. Ito, konti pa lang yung agaw niya. So, marahil ay napagawa na din to noon. Okay, wala naman ako makikita dito na ano, parang cold solder dito sa ano niya. Magbo-voltage checking na lang tayo. Okay, sukatin natin yung B+ niya. So, ang B+ nito ay dito sa may mga, dito na tayo sa may mga filter capacitor na sa secondary ng chopper. But, bali ito yan, merong dalawang ano dyan, capacitor na ang ginamit dito is 33 microfarad by 160 volt at saka isang 100 microfarad by 160 volt ito. Pwede din sa playback na tayo mag ano, magsukat dito sa may pin number. Ang nakalagay dito na number is 9. Pero kapag ako yung ano, ako yung nag bibilang diyan, nag-uumpisa ako ng 1 sa collector, 1, 2, so pangalawa. I-ano na natin, switch na natin dati, tapos i-plug in natin. Kabali na sa DC volt tayo, dito na tayo sa may capacitor na ano, by 160 volts sa may secondary. Yabang na natin, tapos plug in natin. Plug in, ayun, pumalo siya ng 134, so meron siyang B+. Siyang B+. Okay, pindutin natin yung ano niya. Pindutin natin yung channel. Wala. Walang reaction yung B+ niya. Dapat bababa yan. Bababa lang yan ng konti. Nagiging 130. Wala. So, since wala tayong masukat na boltahe, check nga natin kung may mga boltahe dito sa may horizontal drive natin. Ayan, meron naman siyang ayan, 14.9, 15 volts ng reading yan. So, well, meron naman dito sa may horizontal drive transformer. Check natin ngayon dito sa may yung ibang supply dito sa may secondary ng ano. So yan yung dyan galing yung 15 volts na nasukat natin sa may horizontal drive transformer natin. Ngayon, ang i-check natin ngayon ay itong regulator IC na ito, apat yung paa niya. Okay, bunutin muna natin at papakita muna natin yung IC na yan. Ayan, meron siyang heatsink.
Ito 'yon. Bali ano to? 9 volts regulator 'yan na 4 pin. Yan yung susukatin natin mga bro kung ano, meron siyang output. Bali yung input niyan is galing doon sa 15 volts na nasukat natin kanina. Ang output naman diyan is 9 volts. Yan na yung supply ng ano natin, Spider IC. So ito yung 15 volts. Pin number 1, pin number 2 yun na yung 9 volts. Pin number 3 is ground. Pin number 4 is switch. Dapat okay. Plug in natin. May masukat tayo. Ayan bali, iabang na natin yung tester na natin dito sa may pin number 2. Dapat may masukat tayo dyan na 9. Okay, plug in natin. Pindot tayo ngayon ng channel. Ayun, nag 1.2 lang siya. Tapos, namatay. Yan yung pin number 2 na dapat ay may masukat tayong 9 volts DC dyan. Doon tayo sa input, pin number 1. Yan yung input niya, mayroon siyang 15 volts. Pero kapag nagpindot tayo ng channel, wala, kailangan na naman natin itong bunutin para ma-reset eh. Ayan, plug in ulit natin. Okay, pindot ako ng channel. Ayan o, 1.2 volts lang yung nare-reading nating output. Check natin itong dito sa may pin number ano niya, pin number 4. Yan. Okay, itutok na natin yung tester natin, plug in natin. Tapos pipindot tayo ng channel. Dapat may masukat tayo diyan na ano na, kulang-kulang na 5 volts. Okay, pindot na tayo ng channel. Wala, pumalo lang ng point something. Bali 200 millivolt lang yung nasukat natin. So, tapos naging 0 na siya. Try nating ihang yung ano na yan, regulator IC. Try muna natin ihang yung output niya, pin number 2. Ayan, nahang na natin yung pin number 2. Tapos, iaabang na natin yung tester na natin dyan, dito sa may mismong pin niya. Dito sa mismong nahang natin na pin, hindi yung doon sa board, hindi yung sa ano, papunta ng spider, dito sa pin mismo. Okay, plug in natin. Plug in. Tapos pindot tayo ng channel. Wala. Okay, ihang pa natin itong ano, pin number 4. Ayan mga bro, bali hinang na natin yung ano niya. Pin number 4, yung sa switch. Ayan, hinang natin yan. Tapos, sukatin ngayon natin kung ito na yung test point natin. Kasi papunta yan dito eh, sa pin number 4 eh. Check natin. Itong jumper na to. Okay, papunta yan dyan sa pin number 4. Sukatin nga natin yung voltahe dyan. Galing na yan ng mismong spider IC. Oh, dito na tayo sa may jumper na to. Okay, plug in natin. Ayun oh. Pumalo siya ng 4.8 volts.
Nung hinang natin tong pin number 4, ito yung switch nitong 9 volts regulator IC na to. Nung tinanggal natin yan, tapos nagsukat tayo dito sa may connection na yan, kadugtong papunta rin yan dito sa may pin number 4, dito sa jumper na to, may nasukat tayong 4.8 volts, hindi siya bumagsak. Ngayon, ibig sabihin, ang problema ay dito sa may regulator IC na to. Check natin kung may leak dito sa ano, pin number 2 to ground or 4 to ground. Dahil nung nahang natin is lumabas na yung ano niya. Yung voltage para magpapa-switch doon sa regulator IC. Okay, ano natin? Sukatin ulit natin. Ito dito tayo sa may jumper na to. Ayan. Tapos switch on natin. Ayan oh. Siyempre mag-shutdown din 'yan kasi hindi kumpleto yung circuit niya eh. Kailangan na mag-normal yung boltahe nito. Check natin yung resistance niyan. Baka naman may leak diyan. Mag-sukat na tayo ng leak. Ground to supply. Okay, ground natin itong black ma yung tester natin. Dito tayo sa pin number 4. Ayan oh. Meron tayong nasukat na 53 ohms doon sa pin number 4 or switch doon sa regulator IC. Mababa yan eh. Check natin yung pin number 2 dahil wala siyang output. Okay lang yan. Nasa K lang siya, 6.8K. Automatic na hindi ito maglalabas ng output voltage kung wala siyang voltage doon sa switch. Kasi nga, ano yan, shorted na din yan pag 53 ohms. Okay, tanggalin natin yan mga bro. Talagang hindi ito mag-oscillate kung walang supply yung 9 volts natin. Bali, ito yung number niya. 090RDA1. Okay, papalitan natin to. Kung wala kayong pamalit nito, pwede din yung 9 volts regulator na 3 pin. Pero mas maganda, ganito na lang. Original yung ilagay natin. Kung no choice lang tayo, pwede yon. Wala. Medyo makapit yung pagkakaano. Hello. Kapit ah. Kailangan pa natin itong pukpukin para matanggal. Ayun. So, original pa rin nito. Yan, shorted yung 3 and 4. Ito. Okay, bukod natin para malaman maano niya, makita niya. Ito yung shorted. Okay, hindi nakikita sa tester natin. Ayan. Ito yung shorted. Yung pin number 3 and 4. Ayun. Kuha natin mga bro yung salarin. So, hanap tayo mga bro. Marami tayong bunot dyan. Ito mga bro yung ano natin. Nakuha natin. Bali. Iba na yung number niya. Pero parehas din to mga bro. Wala, hindi natin may close up. Ayan yung number niya. Kia 70
78R09AP. Bali 9 volts lang din to mga bro, na 4 pin 1 ampere. Parehas lang din sila dito. Check natin ngayon yung paan nito. Yung pin number 3 at saka 4. Ayan, yung pin number 3 at 4. Ayan o. Wala tayong nasusukat na 53 ohms. Samantalang yung kanina, 53 ohms yung nasusukat natin dyan. Oh, 54 ohms. Okay mga bro, ito na lang yung lalagay natin. Ayan mga bro, bali na ilagay na natin yung regulator IC. Okay, dito na tayo mga bro sa ano, sa may pin number 4 na yung nag-short kanina. Ayan. So, tutusok na natin yung ano natin diyan or dito na sa may jumper. Dapat may masukat dapat pag yan plug-in natin. Ayan, ito yung supply niya na 15 volts doon sa may regulator IC. Ito naman yung switch. Dapat may masukat tayo dito na 4 point something. Okay, magpindot na tayo ng channel. Ayun mga bro, narinig nyo yung ano, high voltage. Nag-switch on na siya. Ayun, hindi na namatay, hindi na ano. Okay na yung voltahe dun sa pin number 4 ng regulator IC niya. Yan yung switch na voltage. Ito yung pin number 1. Pin number 1 is input. Pin number 2 is output. Yan na yung 9 volts. And now, 3 is ground for yung switch. Ayan yung problema na natin. Yan yung problema natin kanina dun sa original na parts niya. Ayan o, naka-heater na yan. Naka-ilaw na yung heater niya. Ayan. Check natin kung check natin kung okay na yung ano niya. Ayun mga bro, naka-blue screen na siya. Ayun oh. Ka-blue screen na siya. Okay, lagyan natin ng ano, antenna. Okay na. Napakasimple lang mga bro pag alam mo yung pasikot-sikot ng mga boltahe niya. Dun sa mga nakakapanood na hindi technician or newbie, ingat-ingat kayo dun sa pag to troubleshoot ng CRT TV dahil napaka-delikado yung ano nito, kuryente nito. Ayan mga bro. Ito na lang yung aayusin ko dyan, yung mga pindutan. Yan na lang kasi pangit naman kung bibigay natin na ganyan butas yan. Hanap tayo dyan ng pamalit. Okay mga bro, magsa-shout out na tayo. Ali, marami-rami ito. Mga kasamahan nating vloggers at saka mga supporters natin. Papasalamatan natin si Engineer Jonathan Kabading ng Master Tech Electronics dyan sa US. Bali, yan mga bro, mentor ko yan. Yan yung tumutulong sa akin simula nung nag-umpisa pa ako.
At saka papasalamatan na din siya. Papasalamatan na din natin siya kasi mag-i-sponsor siya sa atin ng Bench Celoscope. Parating na daw. Maraming salamat. Sir Jonathan Kabading ng Master Tech Electronics. Ganon din si Sir Leo diyan sa Hong Kong. Yan si Sir Leo, marami na din tong na-sponsor sa atin. Hindi ko na mabilang. Ito, isa shout out din natin si Broly Boy Technician. Yan, pasyalan niyo yung mga channel nila mga bro. Lahat na to yung mga sasabihin ko, may mga channel kasamahan nating mga vloggers. Amyanan Tech, Mujajus Technique, Dan Lial, Juan de la Sag, JDL Electronics, Protech, Marco Francis 713 Mix Vlog, Configure 23, Badong Abwag, Sanseco Electronics, West Jojo Tech, Scheider Electronics, Joel Modifier Vlog, Tricks and Fix Repair Channel, Giovanni B, Mangyante PH, Alex Bautista, Difficulties in Electronics, yan, RN New Tech, R-Tech, Larry Tech PH, Basic Bob, Nards TV, My Bike Vlogs, Edwin Tech PH, Circuit Base, EdTech PH, Javier's DIY, at saka ito pa si Andrew Electronics. Dun sa mga nag-uumpisa, maganda yung video nitong si Andrew Electronics para sa mga newbie. Ganon din kay bro Ryan Crosset Tech, Aldrin Electronics, Noel Tech, Bong Electronics, JNB Tech Electronics, Idol Service Tech, McCoy Tech PH, Wong TV Tech Vlog, Mags Work and Hobbies, at saka si Juan Bataan. Dun sa mga nakalimutan ko na mga bro, sobrang dami na kasi natin, pa-comment na lang dun sa comment section yung mga hindi ko na shoutout na kasamaan nating vloggers. Ayun, bali ayun yung shout out din doon sa kapatid ko doon, nagka-cutting na naman siya, Pinsonic yung tinitira niya doon na 32 inches. Siya na yung gumagawa dahil kabisado naman na niya yung pag-cutting. Hindi na natin gagawa ng video yon kasi marami na tayong na-videohan na cutting method. Ayan mga bro, hanggang dito na lang. Maraming salamat.